Hi everyone, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala. Atid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. At sa oras na ito, tayo nagpapasalamat muli sa Diyos sa opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon na tayo muli ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Ito po'y pagpapala ng Diyos para sa atin na tayo ay makapakinig ng kanyang buhay na salita. So ngayon, tayo ay dumako muna sa ating pananalangin. Heavenly Father, we thank you once again. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming muling paikinig ng salita, patuloy na mangusap ka sa bawat sa amin, O Diyos, habang kami nakikinig na iyong mga salita, Lord. We thank you, Panginoon, sa araw na ito, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, we thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so ngayon ay dadako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa ikatlong bahagi po tayo sa ating pag-aaral. Pinamagatan ko po itong Living Victoriously as a Child of God. Okay, so ito po yung aking tinuro na karaan. So nasa pangatlong bahagi na po tayo. So nais ko pong basahin po yung 1 Samuel chapter 18 verse 14. So sabi po dito, at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Lord, thank you once again sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan. In Jesus' name, Amen. So sino po ang tinutukoy dito na anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay? Sino po yung tinutukoy na kanyang gawin, okay, nagtatagumpay? So anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. So ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi si David. Okay? So si David po ay isa sa mga dating tagapag-alaga lang po ng mga tupa. Okay? So dahil nga po siya ay ika nga may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos. So dumaan siya sa maraming mga pagsubok sa buhay niya. Okay? At naranasan niya yung habul-habulin siya ni Saul. Okay? At gusto siyang patayin pero hindi po pinahintulutan ng Diyos. Amen? Si David na mapatay ni King Saul. So si David po ay makikita po natin ang kanyang napagandang karakter na siya ay malapit sa Diyos. Tinawag po siyang a man after God's own heart ng ating Panginoon. Okay? Okay, so bakit po siya ay naging matagumpay? Actually, kung inyo pong pag-aaralan ang buhay ni David simula nung maliit pa siya hanggang sa pagtanda niya, sa talagang makikita natin ang kanyang puso. Talagang nagmamahal sa Diyos. Okay? So, nung binatilyo pa siya ay inanoint siya ng Panginoon sa pamagitan ni Samuel sa book of 1 Samuel chapter 16 verse 13. Ang sabi roon, nung sinanoint ni Samuel ng langis, on that day sumakan niyang Holy Spirit. Okay? At nang sumakan niyang Holy Spirit, mga kapatid, yun po ay tuloy-tuloy na po ang kanyang pagtatagumpay. May lumitaw po na kalaban ng Israel, walang iba kundi si Goliath. Okay? So balit hindi siya natakot sa panahong yun. Okay, so kahit na napakatangkad ni Goliath, 9 footer o mahigit pa. Pero dahil nga siya inanoint ng langis ng Panginoon, ng Holy Spirit, so siya po ay ika nga nag-volunteer para labanan po si Goliath. Mahabang kwento po yan sa book of 1 Samuel chapter 17. So inanoint si David chapter 16. Pagdating ng chapter 17, may lumitaw po na kalaban ng Israel, yung Palestino na kung saan si Goliath. Okay? At nangangatog sa tuhod yung mga sundalo ni Saul. Pati Saul nangangatog sa tuhod. Pero ito pong si David, makita natin na siya po ay talagang malakas ang kanyang loob. Hinarap po niya si Goliath. Okay? Ayaw pa nga ni King Saul eh. Sabi ni King Saul, hindi mo kaya ang Plistiyong yan. May gatas ka pa sa labi. Pero ano sabi ni David? Okay? Ako po ang nag-aalaga sa mga kawan ng aking ama. Pag mayroong mga oso, leon,
na ika nga sumisila sa kanyang alaga, yun kanyang hinaharap at hinahawakan niya sa panga, at sabi niya, pinapatay kong ito. Pinapatay ko ito, sabi niya. Mapapatay ko rin ang Pilistiyong yun na humahamak sa hukbo ng Diyos na buhay. Okay? So sa maraling salita, nakumbinsi po si Saul. O sabi ni Saul, sige, labanan mo. O isuot mo itong aking pandigma, kasuotang pandigma. So sinubukang suot ni David, subalit maluwag sa kanya, hindi sa makalakad ng maayos, kaya sabi niya, hindi ko na po ito suot, sinubad niya. Sabi niya, hindi sa sanay. So saan po sanay si David, sanay siyang magtiwala sa Diyos. So purihin ang Panginoon. So sabi ng Bible, hinarap niya si Goliath. At nung makita ni Goliath si David, sabi ng Bible, kinotya niya. Sabi niya, ano makakala mo, ang lalabanan mo'y aso? Halika nga rito at ipakain kita sa mga ibon. Pero ano sabi ni David? Ang dala mo sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. At sabi niya, pupugutin ko ang ulo mo. So, purihin ang Diyos. So, nilabanan po sa madaling salita, ni David si Goliath. Okay? At kinuha po niya yung tatlong bato, pumulot siya ng tatlong bato, and then nilagay niya sa kanyang sling. Habang tumatakbo sa papalapit kay Goliath, sabay bato ng ganun. Hallelujah, tumama po sa noo, bumaon. And then sabi ng Bible, bumagsak po si Goliath. Pataob, hindi pati haya. Ibig sabihin ng pataob, total defeat. So ano po nangyari? Nilapitan ni David si Goliath, and then hinugot yung tabak ni Goliath, saka pinugutan ng ulo. So makikita natin, overcomer si David. Amen? Purihin ang Diyos. So yun po, so living victoriously. So makikita natin sa introduction pa lang po natin, matindi na itong si David. Full of faith, full of boldness. Amen? Hallelujah, overcomer. Yan. So ang ating ang sinagot natin o tanong natin sa ating interrogative statement o nang tanong natin sa ating topic about how to live victoriously or victorious Christian living o living victoriously as child of God. So ang ating unang interrogative statement is how to live victoriously as a child of God. So para hindi natin makalimutan, babanggitin ko po yung apat na key para tayo magtagumpay, mapamuhay na matagumpay. And then, itutuloy ko po yung pangalawang interrogative statement natin. Ano ang kakamtan na magtatagumpay? Okay? So, number one, must have absolute faith to Jesus. So, kailangan mayroon tayong absolute, tiyak na pananampalataya. Yun po yung unang nabanggit nung nakaraan. So, hindi ko na po i-elaborate kasi maiksi lang po ang oras ko, po. So, 1 John 5 verse 4 po yun. And then, number two, stay connected to the vine. So, sino yung vine? Jesus. We are the branches. Amen? Kailangan lagi tayo nakakonik. And third, we must maintain our daily soap devotion, devotional life, and we must be rooted in the Word of God. So, kailangan tayo ay i-maintain po natin yung ating soap devotion. So, ano po yung soap devotion? Para natin nakakalimutan, letter S, Scripture. Okay? And then letter O, observation, and letter A, application, and letter P, prayer. So, napaka-importante po yung lagi tayo nagbabasa ng Bible para maging overcomer po tayo. Joshua 1:8 po yun. So, makikita po natin na pag tayo nagbabasa ng Bible day and night, okay, magiging matagumpay ang buhay natin. And then number four, we need to saturate our lives in prayer. So, kailangan saturated yung buhay natin sa panalangin para maging overcomer po tayo. Matthew 26:41, very clear po yun. So sabi po doon, keep watch and pray that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Okay? Kaya napa-importante po, tayo po ay nagpe-pray. So prayer must be our lifestyle, ang panalangin. Sabi ko nga nakaraan, ay mayroon pong tinatawag na stages ng panalangin na kapag ito ginagawa natin, patindi ng patindi ang buhay natin, talagang overcomer po tayo. So, ibig sabihin, prayer is about communication. So, lagi tayo nakipag-communicate kay Lord. Humihingi tayo ng tulong because hindi natin kayang mabuhay sa mundong ito without the help of God. Kaya tayo nagpe-pray because we need the help of God. Amen? John 15 verse 5, sabi ng Bible, apart from Jesus, we cannot do anything. Amen? So, prayer is all about communication and also is about relationship, okay, and alignment. So, pag tayo nagpe-pray, tumitindi yung relasyon natin kay Lord.
And then, ang pangatlo matindi nun, alignment na. Kaya talagang overcomer tayo. So, yun po yung ika nga dapat natin gawin para tayo maging overcomer. Yun po yung pang-apat. Okay? So, ngayon pupunta na po tayo sa pangalawang interrogative statement natin. Ang number two is, ano ang kakamtan ng magtatagumpay? Pag tayo po'y overcomer, anong kakamtan natin? So sabi ko nga nung nakaraan, so sa mundong ito marami tayong dapat pagtagumpayan. So ano 'yun? Nandiyan yung kasalanan, mga sakit, kahirapan. So kailangan natin ma-overcome lahat 'yan. Kailangan 'wag tayong susuko. Ano mang problema ang pagdaanan natin, kailangan ika nga 'wag tayong gi-give up. Lagi nating tandaan, mayroon tayong Diyos na buhay at mga pangyarihan. 1 John 4:4 ang sabi ng Bible, greater is he that is in you, that is in me, than he that is in us, than he that is in Satan, or than he that is in the world. So mas makapangyarihan ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Amen? Okay, so pag hindi po tayo susuko, ano po ang ating kakamtan? Okay, ano po yung ika nga pangako ng Diyos o kakamtan natin pag tayo po'y nagtatagumpay? Number one, bibilisan ko po. First is kakamtan niya o kakamtan natin ang promotion mula sa Panginoon. Ha? Take note, wala pong promotion sa walang ginagawa. Ibig sabihin, pag wala kang laban, ha? Walang promotion, walang blessing. So, kailangan tayo lumaban. Amen? Hallelujah, huwag tayong gi-give up. So, kailangan tuloy-tuloy lang tayo. Alam nyo, sa Bible, mayroon pong mga biblical example na napakarami pero tatlo lang pong kinuha kong major. So, number one po, bibilisan ko po, Joseph. I hope kilala po natin si Joseph. Okay? So, unang biblical example na siya po ay na-promote. Amen? So, one of the biblical example of a person who experienced promotion or soaring high with the help of God. Sino yun? Joseph, the son of Jacob, as described in the book of Genesis. Okay? Ang istorya po ni Joseph ay makikita natin sa book of Genesis chapter 37 until chapter 50 ng Genesis. So, makikita natin ang istorya dyan. So, Joseph, sabi nga, humarap siya, numerous, so Joseph faced numerous challenges, and setbacks in his life, including being sold into slavery by his brothers, being falsely accused and imprisoned, and enduring years of hardship and uncertainty. However, throughout his trials, Joseph remained faithful to God. Amen? And continued to trust in his plan for his life. Through God's guidance and favor, Joseph rose from being a slave and a prisoner to becoming a second in command in Egypt. Only under Pharaoh, he interpreted Pharaoh's dreams and implemented a plan to store food during the years of plenty, which ultimately saved Egypt and surrounding nation from a severe famine. Imagine mo yan. So Joseph's story illustrates how God can elevate. Paano iniangat si Joseph? Amen. And bless those who remain steadfast in their faith and obedience even in the face of adversity. Amen. Despite the challenges he faced, Joseph remained faithful to God, continued to use his gifts and talents, and ultimately experienced soaring high. Iningat siya, matindi, mataas ang lipad, to a position of great influence and authority, all of the glory of God. Amen? Take note, Joseph's example reminds us that with God's help, perseverance, and faith, we can overcome obstacles, achieve great things, and fulfill the purposes that God has for our lives, just as Joseph experienced soaring high victory. Amen? Through God's intervention, so we too can trust in God's plan, seek His guidance, and rise to new heights in His strength. From his slavery to prison, amen, take note, hanggang sa naging governor siya ng buong Egypt. Just imagine, matinding pinagdaanan niya, pero hindi siya sumuko. Ano nangyari? Na-promote siya. Amen. Yun ang kakamtan ng mga magtatagumpay. Yung mga hindi gumigive up, na-promote si Joseph.
naging governor sa buong Egypt. Di lang yun, naging blessing siya sa maraming bansa. Nailigtas pa niya ang kanyang lahi. Amen? Number two, David, from shepherd boy, ano nangyari kay David? Overcomer. Ha? Siya'y naging hari ng Israel. At siyempre, no other than Jesus Christ. Amen? According to Philippians 2 verse 5 to 11, naranasan ni Jesus ang lahat ng hirap, tinusok yung kanyang daliri na malaking pako ng kanyang noo, kinurunan ng tinik, dinuraan, sinampal, ang kanyang tagiliran ay inulos. Ha? Lahat ng hirap na pagdaanan niya. Pero hindi siya gumibak as human being na siya'y nasa lupang ito para tubusin tayong lahat. So ano nangyari? Pagdating sa Philippians 2 verse 5 to 11, prinomot siya ng Panginoon. Sabi ng Bible, binigyan siya ng pangalan. Higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod sa Panginoon. At magsasabi na siya ang Panginoon. Amen? So may kita natin na pag hindi tayo gumibak, may mga pagpapala. So yung number one, promotion. Number two, mabilis lang po ito, kakamtan niya ang double blessing na kaloob ng Diyos. Amen? Sino po ito? Si Job. Okay? May kita natin yan sa Job chapter 42, verse 10 to 15. Sabi ng kabuhayan ni Job, binalik niya, niyawi sa dati nang ipanalangin ito ang katulong kaibigan at dinubli pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. So may kita naman natin si Job, paano pinagdaanan? Naubos lahat ng kayamanan niya, mga anak niya, mga ari-arian niya, naubos lahat. Pero hindi siya gumibap. Tuloy pa rin siyang naniwala kay Lord. So, anong nangyari? Dinubli ni Lord yung mga blessing. Okay? So, yun po, mga kapatid. Then, pangatlo na po tayo, kakamtan niya ang korona ng buhay. Amen? So, pag hindi tayo sumusuko sa mga labanan, kakamtan natin ang korona ng buhay. Book of Revelations 2 verse 10. Sabi roon, be thou faithful even unto death, and I will give you the crown of life. Amen? Santiago 1.12, mapalad ang taong natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Pagkatapos ay subukin, siya'y tatanggap ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah! Pang-apat, na blessing, pag tayo hindi gumigive up, tayo nagtatagumpay, anong kakamtan natin? Hindi siya makakaranas ng pangalawang kamatayan. Pahayag 2 verse 11, ang lahat ng may pandinig ay makinig. Sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay hindi makaranas ng pangalawang kamatayan. So sa madaling salita, hindi tayo maka-experience ng kamatayan. Amen? Hallelujah! Tayo makaranas ng buhay na walang hanggan. Panglima, isa na lang, tatanggapin niya ang kapangyarihan ng pamahala. Pahayag chapter 2 verse 26, sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Okay, puri ng Diyos. Lastly, tapos na po ako, siya'y daramtan ng puting damit at hindi alisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Proverbs 3 verse 5, ano sabi ng Bible? Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti. Hindi ko kailanman alisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Yun ang the best. Amen? Kasi may danger po, mayroong pong alisan ng pangalan. Pag gumiba po tayo, nag-backslide tayo, ha? Nagtampo tayo kay Lord, nako, delikado. May burahan po ng pangalan sa langit. Revelation 3 verse 5. Amen? So malinaw po yan, mga kapatid. So kaya kailangan manatili tayo kay Lord. Laban tayo, kasama ang atin ang Diyos. At ang maganda po, tayo po ay overcomer. Sa ating pagkatapos, Second Corinthians 2 verse 14, sabi roon, ngunit, salamat sa Diyos. Lagi niya tayong isinasama sa paraan ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating paikipag-isa sa Kanya. At sa pamagitan natin, pinalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Yun po yung foundation ng laging tagumpay. Okay? So, kaya memorize ko po yan. Hallelujah. So, yun po mga kapatid. Lagi tayong magkatagumpay pagkasama natin si Kristo. Sa ating sarili, hindi tayong magkatagumpay. Amen? We cannot do anything without God. Amen. So, dyan lang po muna ako magtatapos, mga kapatid. So, tayo po ay mananalangin na. Amen. So, simple lang po para maranasan natin ang buhay na matagumpay.
tanggapin po natin ang source ng tagumpay, walang iba kundi si Jesus. Taas natin ating dalawang kamay, sundan natin maiksing panalangin na ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihinga ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo, binubuksan ko ngayon aking puso, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa Aklat ng Buhay, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako lang po muna lang, Lord. Thank you sa lahat po ng mga nakinig niyo salita. Pagpalain mo sila at patuloy mong iparanas sa bawat isa ang tagumpay na nagbumula sa iyo, Panginoon. Salamat po. We are born overcomers, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Pinanganak mo kami na laging nagtatagumpay, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye.